Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, pag-uusapan natin or i-share ko sa inyo kung paano ba mag-link ng bangko sa Google AdSense, guys. So, panoorin nyo itong video and hope makatulong ito sa mga gustong mag-link ng kanilang bank sa AdSense. So, sa mga bago sa aking YouTube channel, please don't forget to hit the notification bell and mag-subscribe na din para ma-update kayo sa mga bago kong mga video, guys. Okay? Kapag kayo ay nasa ano na, guys, computer, i-type nyo lang itong ano, Google, i-type nyo lang Google AdSense login. Ayan. Click nyo lang yan siya. Tapos, i-click nyo lang itong login to AdSense. Okay? And then ito, naka-sign in na ako, guys. So, i-click ko na lang yan and lagay ko na lang yung password ko. Saglit lang. Ayan, nalagyan ko na yung password. Click next. Medyo patagal yung internet, guys. Medyo loading. Ayan. So, ayan na, guys. Kapag nasa home na kayo, i-click nyo lang itong payment. Yung payment na yan. Tapos, meron kayong nakitang how you to get paid. I-click nyo lang itong, click nyo lang yan. Ayan, i-click nyo lang yan. Tapos, mararoute kayo dito sa add new wire transfer details. So, meron tayong makikita dito na add beneficiary, ganon. Optional lang po yan. So, ang itatype lang po natin, ang papakialaman lang po natin is yung name of the bank account and then bank name nyo po and then Swift BIC. So, yung Swift BIC, ito yung ano guys, so, so malalaman natin yung BIC na yan guys, dito, iano lang natin dito, new tab. And then, type nyo lang itong bank, kasi ano ako eh, Bank of the Philippine Islands. So, type nyo lang yan, yung pangalan ng bangko nyo. And ito yung makikita yung Swift code niya guys, ayan. So, Swift code 8 character, ito yung kukunin ko lang guys. Ito lang yung kukunin ko. So, copy ko lang, ayan. And, lagay lang natin dito. Paste lang natin. So, magka-type muna ako guys, okay? Saglit lang. Fill outan ko lang guys. Okay, so tapos ko nang na-fill outan lahat. I mean, yung name of the bank account, yung full name mo, yung bank name ng banko mo, yung Swift code na kinapi-paste natin sa Google na sinerch and then yung account number mo and then retype account number and then i-click itong set as primary payment method and then i-click mo ito sa baba, click save. Ayan. So after nating maano guys, ayan. So ito yung lumabas, itong primary. Ayan na guys. Never mind. Oh,